Sa sandaling ito, Panginoon, patuloy na kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Ang katotohanan nyo ang siyang malagay sa aming harapan. Maunawaan namin at ito ay maipamuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat puso na naghahanap sa inyo ngayon, matagpuan nawa kayo. Maraming mga katanungan nawa ay masagot. At pati mga bagay na hindi namin itinatanong, ay maalala namin itanong. Nawa, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, maghari sa aming dako. Rule in our hearts, O Father, dwell in the hearts of your people. And in the name of Jesus, we drive away any attempt of evil to be present and any spirit of falsehood and lies and division and spirits that will derail our worship, we command to leave in the name of Jesus. And we welcome you, Holy Spirit. Dwell upon us. Kasihan mo nga nawa kami, tunghayan, bigyan ng kakayahan na maunawaan ang malalim na hiwaga ng salita ng Diyos at maibigyan ng lapat ito sa aming buhay. Mangusap po kayo, aming Ama. We have gathered to hear you, not any human being but you. Use your servant as an instrument that speak to all of us. We seek you, Father, confident that you hear as we ask in Jesus' mighty name. Amen. Much of the meaning, much of the substance and beauty of life is shaped by who loves us. Di po ba? Sino ba ang nagmamahal sa atin? Minsan tuwang-tuwa ang isang bata dahil ipinagmamalaki niya ang pagmamahal ng kanyang magulang. O kaya naman ay ipinagmamalaki ng isang asawang babae ang pag-ibig ng kanyang asawang lalaki. Young people delight in the love of the people that they like and that they love. People bask in the love of their spouses, children, family, friends, etc. Pero narealize na po ba natin that God loves us? Lagi nating sinasabi, lagi nababasa, pero kumisan hindi ganap na naunawaan. So, we're talking about love, God's love. Kumisan mayroong mga cartoon, he loves me not, she loves me, she loves me not, she loves me, tapos tuwang-tuwa na tayo. Pero anong dapat ang tuwa na dumapo sa ating puso kung nating napagtanto at naisip na mahal tayo ng Diyos? And what and who is the object of God's love? We know that God is love. Lagi sinasabi sa Bible, God is love. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. And the object of that love is man. Tayo. Sabi sa 1 John 4:10, this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Pagka di po ba tayo in love, yung lagi na tayo masaya. Pagka in love ka, kahit na bulaklak iningitian mo, kahit tinitingnan mo lang sopas, akala mo may kung ano ka nababasang love letter. Iba kasi yung in love eh. Pero kaya natin dapat lalong ma-develop yung ating love affair with God. Kasi yung mga taong minamahal natin, kumisan nandyan, kumisan wala. Misan minamahal din tayo in return, kumisan hindi. Pero pag ang love affair natin is with God, it's a constant. It's always there. With or without people. Better if there are people around, but even without, you can survive. And not only survive, but also remain happy. Sabi, this is love, not that we loved God, but that He loved us. Hindi siya nagmahal dahil minahal natin siya muna. Siya ang naunang magmahal sa atin. At ang patunay noon, ipinadala ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang sariling anak bilang bayad sa ating kasalanan. Kumisan gusto nating patunayan na mahal tayo, gusto mo bigyan ka ng singsing, bigyan ka ng relo, padala ka ng card, ng bulaklak, maalala ka. Pero ano pa ba namang patunay, panghihigit dun sa God sent His only Son to die in our place? Ano pa kayang pagdududa ang maaring pumasok sa ating isip na mahal nga tayo ng Diyos at napakasidhi at napakasagad nung pag-ibig na yon? So, what is the nature of God's love? Tayo yung object. What is the nature? First of all, it is a great love. Hindi siya basta love, it's a great love. 1 John 3:1, how great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Minsan po ay minamaliit natin yun, hindi natin nabibigyan ng tamang pansin yung salitang children of God. Minsan sabi natin, oy, anak siya ni ganun, big time, ganitong apelyido, ganun ang bahay, nakatira sa ganun, anak ni ganyan. Eh yung anak ng Diyos. Such is the greatness of God's love that we who are sinners, who have been sinners, can be called children of God. It is the greatest relationship that you can ever have to become a child of God. So what else is the nature of that love? It is boundless. Yun ang pag-iibigan ng mag-asawa, sinasabi, till death do us part. So pag namatay na yung isa, pwede na uling mag-asawa yung isa.
Kumisa nga, buhay na buhay pa, nag-aasawa na uli eh. Di po ba? Ngayon, kahit pa nga napakatapat mo sa kamatayan, tapos na. Pero ang sabi sa Ephesians 3:18, I pray that you may have the power, together with all the saints, to grasp how wide and how long and how high and how deep is the love of Christ. Sabi na, wow, magkaroon kayo ng kapangyarihan para naman maunawa nyo, maarok nyo kung gaano kataas, lalim, kung gaano kalapad, at kung gaano kawalang hanggan ang pag-ibig ni Kristo. Ano yung boundlessness niya in scope and also in essence? Sa diwa niya, sabi sa Ephesians 3:19, and to know this love that surpasses knowledge. This love surpasses knowledge. Hindi siya kayang ma-define, hindi siya kayang maintindihan ng ganap ng karunungan. Kahit napakarami ng alam ng karunungan. Ang karunungan nga ng tao, kahanga-hanga na eh. Kita nyo yung mga taong pupunta sa buwan, umiikot ang mundo, bukod sa nagro-rotate, umiikot pa sa kanyang orbit. Pagkatapos yung pupuntahan na buwan, umiikot din, pero naggagalawan niya mga yan, yung sasakyan na sasakyan eh, talagang doon nga nagpupunta sa buwan at hindi kung saan napunta. Hindi po ba? At napaplano nila dito talaga itong maglaland. Perfect rendezvous of celestial bodies, of heavenly bodies. Ang galing-galing na nga ng tao. Maa-operahan ng kaloob-looban ng iyong katawan ng hindi malang bubuksan. Ang galing na ng tao. Puso ng may puso, ikakabit sa'yo. Pero ang sabi, kahit anong talino, anong kagalingan, hindi kayang maunawaan at masukat ang ibig sabihin ng lawak at kadakilaan ang pag-ibig ng Diyos. Ganun siya kadakila. In essence, sabi niya, it is a love that surpasses knowledge. Hindi mo siya maunawa, hindi mo siya maintindihan. And of course, boundless also. Great also, and also, the love of God is permanent. Permanent. Kaya yung iba, mga takot na takot ng umibig, mga pagod na puso, kasi naibig din naman sila, pero yung pala, MWF lang sila. O isang linggong pag-ibig lang sila, tapos hindi na. Pero ang pag-ibig ng Diyos, permanent. Sabi sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? And then it goes on in the next verse, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ganun, ka-permanent. That when God loves us and we reciprocate that love, our love for Him will strengthen us in any case that nothing can separate us from the love of God. Naranasan na po yan ang napakaraming mga Kristiyano all over time. Mga sinusunog, ipinapakain sa leon, tinotorture, hinuhuli, pero hindi sila sumusuko sapagkat walang pwede maghiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. This is the greatest love story. Ang mga pinipilahan sa mga pelikulang, mga kung ano-anong love ni Juan kay Juana, love ni Pepe kay Pilar, pero mga illusions. No matter how great our love is for human beings, this is the greatest love we can ever have. Ang tanong eh, nagbe-benefit po ba tayo from this love? Do we have this love life? Kaya kumisa, kumusta ka? Eto, loveless. Bakit tayo pwedeng maging loveless? Eto nga yung greatness ng love ng Diyos. Kasi nakafocus lang tayo, we're fixated on romantic love. At pag talagang romantic love lamang ang tinuanan nyo, talagang madalas loveless. Madalas nga, torture pa yan. Although, meron din namang moments na maganda syempre yan. Kaya nga, inilagay din yan ng Diyos. Pero hindi yan ang dapat focus ng lahat. But the permanent love of God. And how else can we look at the nature of God? God's love, it is unconditional. Walang patakaran. Pambihirang pag-ibig ito. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kailan po ba namatay si Kristo para sa inyo at para sa akin? Nung bang born again na tayo? Nung bang tinanggap na natin siya? At nung nagpapakabandal na tayo? Hindi, hindi po ba? Nung hindi pa natin siya pinapansin, hindi pa natin siya kinikilala, makasalanan pa tayo, nabubuhay pa tayo sa kasalanan, that's when Christ died for us. Nauna siyang umibig. Inibig niya tayo nung di pa tayo kaibig-ibig. No, ang humanity may kasalanan, destined to go to hell, destined to what? Eternal destruction. That's when God decided that He would die for us.
Etong tanong, kung nung araw na hindi pa tayo ligtas, kung nung araw na hindi pa tayo nahuhugasan ng dugo ni Kristo, kung nung araw na nabubuhay pa tayo sa kasalanan at sa kadiliman ng ating mga kung ano-anong mga relihiyon, at kung nung araw na malayo tayo sa Diyos, minahal na niya tayo, edi ngayon pa kaya lalo na nahugasan na tayo, nakihelord na tayo, kahit paano nagsisikap na tayo magpakabanal, kinakalimutan na natin yung mga nakaraan, kahit paano tinatalikuran natin yung ating mga bisyo at mga maling relasyon, ngayon pa kaya tayo hindi lalong kamahal-mahal at kaibig-ibig sa tingin ng Diyos? E kung nung araw nga, hopeless, children of darkness, children of Satan, minahal, ngayon pa na kumikilala na sa Diyos. It's a very unconditional love. And another thing, it's very initiative. Adjective, yung gamit ko sa initiative, okay? Hindi noun. It's very initiative. It initiates. Siya ang nagpaumpisa ng pag-iibigan. Nung hindi natin pinapansin, hindi natin kinikilala, nun niya tayo inibig. Ngayon pa kayang pinansin na natin at kinilala. Maski nalilimutan paminsan-minsan. Di lalo na ngayon tayong mahal ng Diyos. Kaya dapat walang taong sinasabing loveless ang buhay ko. And what else will characterize God's love? It is very sacrificial. So John 15:13, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Ano pa nga naman daw pag-ibig ang mahihigit doon sa inaalay mo ang iyong sariling buhay para sa iyong minamahal? And the Lord has done that. The Lord offered His life for all of us. Kaya sino man ang tatanggap ng pag-ibig na yon ay matatanggap yon. Pero pwede nyo rin naman tanggihan. Pero sino man ang handa na tumanggap nun, ay tatanggap nun. How else is the love of God described? It is a very comforting love. Philippians 2:1, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, blah, blah, blah. In other words, there is love and there is comfort in that love. Kung minsan may nagmamahal sa atin pero very uncomfortable, minamahal ka nga pero pinoposes ka, sinasakal ka, ikinukulong ka, hindi ka na makapunta dito at makangiti doon, hindi mo nagawa ito at hindi mo na magawa yon, ginawa ka na niyang property. So, mahal mo nga ako, pero ano nangyari sa akin? Naging mo akong ari-arian. Ipaling dito, ipaling doon. Pahingahin dito, huwag pahingahin. Yun ang nangyayari. Because many people who love smash to pieces the object of their love. But the love of God is comforting. The love of God liberates instead of imprisons. The love of God allows you to be the best person that you can ever be. Kumisan, pag may mahal tayo, hindi natin payagan na mag-bloom, hindi natin payagan na lumago. Gusto natin, maliit ka lang para lagi kang kasya sa aking bulta. Huwag ka na mag-aral pa, huwag ka na umaten pa niyan. Dito ka na lang. Para haba ka nagiging mangmang, lumiliit ang iyong mundo, mas kaya kita, nasa bulsa kita. May mga ganyang love. Kumisan, nakakapagsisi, bakit ba naibig pa ako ng taong ito? Kung pwede ko lang ibalik ang kahapon. Hindi po ba? Kumisan, ganyan ang himutok ng mga nag-aasawa. But the love of God is comforting. The more of it, the better, the nicer. And then finally, although there are many traits of God's love, but we will concentrate on 7 now, God's love is corrective. Nagpapatino. Nagtatama. Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. Yan ang sabi ng Panginoon. Bagamat comforting, pero yung comfort sa tama. Hindi comfort sa mali. Kasi marami pong comfort sa mali eh. Maraming guminhawa nga ako pero mali. Pero may bayad uli yun. But God's love is corrective. So, napakatayog, napakaganda ng pag-ibig na ito. Ano po ang bunga ng pag-ibig na ito sa tao? Anong nagiging advantage natin? Anong napapala natin kung mamahal tayo ng Diyos? Unang-una, when this love of God is received, it brings salvation to people. Iniaalok eh. Hindi po namimilit ang Diyos, pero inaalok. Pagka itong iniaalok niya na ito, ating tinanggap, anong nagiging bunga? Naliligtas tayo mula sa maraming bagay. Unang-una, mula sa kaparusahan ng kasalanan. Lahat tayo makasalanan, walang exemption. Maliit, malaki, kasalanan pa rin. And sin should bring us to hell. But when you accept God's love, yung inaalok niyang halika, mamahalin kita, mahalin mo ako. Maging anak kita, maging magulang mo ako.
Ibig sabihin nun, pag tinanggap natin na magkaroon tayo ng personal na relasyon, hindi relihiyon, personal na relasyon sa Diyos, tinatanggap natin yung kapahingahan mula sa kaparusahan ng kasalanan. We receive salvation. Bakit? Sapagkat ang ginawa ni Kristo dun sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang hirap, ibibigay sa atin yung premyo nun, which is salvation. At kinuha niya yung ating kasalanan, ang ibibigay niya sa atin yung kanyang kabanalan, kaya sa tingin ng hukuman sa langit, tayo'y banal. Therefore, those who have faith in Christ, those who accept Christ's love, get saved. Hindi na sila kailangan pang magpunta sa hell for their sins because Jesus already paid for those sins. Kaya lang, bagamat ang bayad ng Panginoon sa kasalanan ay ganap at sapat para sa lahat, ito magiging epektibo lang dun sa tatanggap. Parang meron akong hain, ang dami-daming pagkain, pwede kayong mabusog lahat, pero ang mabubusog lang yung kakain, kasi hindi kayo kumain, hindi kayo mabubusog kahit meron pa. Ganon din yung salvation na ibinibigay ng Panginoon. Ang naliligtas lang yung tumatanggap. So ito pang unang-unang bunga ng ating loving relationship with God, that salvation is received. Another thing, graces and blessings happen when we return God's love. Ang unang-unang grasyang ibinibigay ng Diyos, pag tinanggap natin ang kanyang pag-ibig, nasisave tayo. Nagkakaroon tayo ng kakayahan na maging bagong tao. Hindi automatic na nagiging bagong tao, nagkakaroon tayo ng kakayahan na maging bagong tao sa pagsunod natin sa Kanya. So what else happens when you accept salvation after that? We begin to accept and receive graces and blessings when we return God's love. Ibig sabihin, tinanggap ko, naaligtas ako, pero pag minahal ko ang Diyos in return, sinuklian ko ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, nagkakaroon na naman ako ng maraming mga blessings. Pwede sigurong hindi pera, pero hindi naman ako nagkagastos, o di blessing din yon. Marami pong forms of blessings na dumarating sa ating buhay. And what else happens when I accept and then return God's love, that it grows, love for God and love for other men, is developed. Ngayon lang ako nagkakaroon ng pag-ibig sa aking kapwa. Pagtunay na tunay na naranasan ko na ang pag-ibig ng Diyos. Ang sinasabi po ng Panginoon sa New Testament, kung ang binabati nyo lang ay yung bumabati sa inyo, maging ang mga hentil at mga makasalanan, ginagawa yun. Kung ang minamahal nyo lang, yung nagmamahal sa inyo, eh pati mga makasalanan at wala sa Diyos, ganun din eh, mahal din nila yung kamag-anak nila eh. Kung ang binibigyan nyo lang, yung nagbibigay sa inyo, kahit sino, ginagawa yon. Pero, ang mga anak ng Diyos, nakakangiti sa hindi gumingiti sa kanila. Nagbibigay sa hindi nagbibigay sa kanila. Nagmamahal sa hindi nagmamahal sa kanila. In fact, nagmamahal dun sa mga nakakainis. At bakit po nangyayari yon? Kasi naranasan na ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang totoo, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo nang hindi naman natin siya mahal. Binigyan niya tayo nang wala naman tayong ibinigay. Kadalasan nga, patuloy pa tayong binibigyan nang wala rin tayong ibinibigay. Iniibig tayo ng Diyos kahit tayo nakakainis. Sa palagay niyo ba, hindi kayo nakakainis? Hindi po ba? Kumisan, ang lakas-lakas ng loob natin sabihin, nakakainis siya. Siguradong sa atin may naiinis din, alangang wala. Nakakainis din tayo. At kung tutuusin, ang nakakainis ay yung kabaligtaran mo, yung hindi mo pareho mag-isip, hindi mo parehong ginagawa, nakakainis yun. Eh, hindi ba kabaligtaran tayo ng Diyos madalas? Ang banal-banal niya, ang dami-dami natin kasalanan, ang dami-dami niyang gustong gawing mabuti, tayo naman, ganito lagi, kakontra ng kakontra, nakakainis tayo. Pero mahal tayo ng Diyos. Yun ang pagmamahal na hindi maisip ng 10 scientist. Hindi kayang abutin ng mind, ng brain, ng intelligence sa pinag-uusapan natin kanina. Nasaan ang logic ng pag-ibig na to? Ba't wala namang itinatanim, umaani? Hindi ko naman siya minamahal. Bakit niya ako minamahal? Hindi naman ako kaibig-ibig. Ba't ako iniibig? Paano niyo malalaman, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos nagbubunga na sa ating puso? Pag yung unconditional love niya sa atin, nauulit na natin sa iba. Aba, namamahal ko na yata yung hindi ka mahal-mahal. Bakit ganon? Bakit nababati ko na yung mga hindi bumabati? At saka hindi plastic, totoo sa puso ko.
Bakit ako nagbibigay, hindi ako pinasasalamatan? Di bale, nagbibigay pa rin ako. Para yatang umaandar na yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Kung paano niya ako inibig, nakakaibig na ako ng ganong paraan sa iba. Kaya po, mga kapatid, I like to challenge you, isa yan sa mga major real tests. Kung gaano katotoo yung God's love in our hearts. Because those that experience God's love also give it away. Those that truly receive God's love give it away to other people. Kung anong ibinibigay sa atin, siya nating ipinamimigay. Kaya tingnan natin kung ano ang ating pong sitwasyon. Because one of the greatest fruits of God's love in men is that we become loving like God. Nagiging tayong mapagmahal tulad ng Diyos. Pagmamahal na walang kondisyon, walang patakaran, walang hangganan, at hindi logical. Kasi nga naman, sabi sa New Testament, kung ang mahal mo, yung lang nagmamahal sa'yo, polite ka lang doon sa polite sa'yo, Gentiles do that. Hindi yan distinction. Kahit sinong mga pinakamasasamang tao, mahal din nila yung nanay nila o asawa nila o anak nila. Sabi pa nga sa Bible, sa Old Testament, mabuti pa ang mga hayop kahit ang babangis daw ng mga hayop, pinapasuso pa rin ang kanilang anak. Even beasts offer their breast to their young to feed them. So yung kabutihan dun sa mga malapit sa'yo, hindi yun pang-award. Hindi yun bukod tangi, hindi yung kakaiba, normal lang yun. Pero sinasabi, ang tunay na anak ng Diyos, above the normal. Ang pag-ibig niya, lumihigit sa pag-ibig ng mga hayop at pag-ibig ng masasamang tao. Ibig sabihin na iibig niya ang hindi kaibig-ibig. Yung love na yon, napakaganda pong isipin. Kaya ang tanong, kung hindi ako ganun, bakit hindi ako maibigin? At ito bang pinag-uusapan nating pag-ibig, hindi emosyon. Hindi yung I miss you. Hindi yung ganun. Kundi yung tinatanggap kita, bagamat gusto kong makatulong para ka mag-improve palalo, pero kano ikaw, tinatanggap kita to begin with. At pagkatapos, gagawin kita ng mabuti kahit di mo ko ginagawa ng mabuti. Yun ang pag-ibig, to be committed to somebody's well-being, no matter what. Hindi kailangan maging emosyonal. Kasi akala natin, emosyonal yung pag-ibig, hindi tuloy natin, sabi, ang plastic ko naman, pag sinasabi kong mahal ko, hindi naman talaga. Kasi siguro, ang pamantayan, inahanap natin, mamiss natin siya, tatago natin yung picture niya sa ating wallet. Hindi ganun pag-ibig ang pinag-uusapan dito. An intellectual commitment to the well-being of another person, that's love. Hindi kailangan maging emosyonal. So, nasa atin po ba yung fruit of God's love? Kasi kung hindi nakikita sa atin, isa lang ang ibig sabihin, hindi rin natin tinatanggap siguro yung inaalok sa ating pag-ibig na yon. Kasi pag naranasan natin yung pag-ibig na yon, binabago nun tayo at ipinararanas din natin yon sa iba. What are the demands of God's love? Siyempre, balance. God is a God of balance. Lahat ng may left, may right, lahat ng may up, may down, lahat yan binabalance. So when God gives love, meron din siyang demand. People who receive God's love should love God in return. At kumisa napaka-abstract, how do I love God? So pinadali ng Diyos. Whatever we do to the least of His people, we do to Him. So kung nahihirapan tayo dun sa abstract, hindi makita, hindi masukat, hindi mahipo na relasyon natin sa Diyos, ang pinakamagandang practice ground, mahalin ang kapwa. Sapagkat pag minamahal mo ang iyong kapwa, ay minamahal mo rin ang Diyos. Kung babalik na rin natin, ang hindi nagmamahal sa kapwa, edi hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 13:34, "A new commandment I give you, love one another." Tingnan nyo ang inyong katabi. Yan yung one another na yun. So nyo, ito ba? Nako naman, wala na bang iba? Pero ang sabi, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Pambihira, it's a very tall order. Hindi niya sinabi lang, "Love as you will love." Sabi niya, "Love as I love you." At ano ba yung pag-ibig ni Jesus sa atin? Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Siguro naman, wala na akong dapat idagdag doon. Pag ibinigay niyo ang inyong buhay, ano pang ipagkakait niyo? Hindi lang niya inutos, magmahalan kayo.
Ang sabi niya, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Eh, parang mahirap. Di po ba? Ako naman, wala na bang iba? Gagawa na lang ako ng pyramid o ng tulay. Mas madali pa kaysa love this person. Pero ang point, mahirap lang kung tayo nakasara sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag nakabukas tayo at tinatanggap natin yun, it transforms us. That when we truly receive and experience God's love, we become the fruit of that love. And we become loving in return. And we love in the same way. Kaya babalik ako sa akin pong kanina pa ipinakakadiin-diin. Kung hindi tayo nakakaibig ng ganon, isa lang ibig sabihin, hindi pa rin natin binubuksan ang ating puso para tuloy-tuloyan nating matanggap yung pag-ibig na iniaalok ng Panginoon. Because God's love transforms. Yung pag-ibig, ang lakas yan magpaiba. Hindi ba? Nakikita natin yung romantic love nga, inibig ka lang na ganun, bigla kang sumipag. Bigla kang gawa ng assignment. Di ba? O assignment niya pala. Hindi mo assignment ang ginagawa mo. Pero sumipag ka. Di po ba? Yung mga kumisan directionless na mga lalaki, biglang na-in-love at mahusay ang pamakikitungan ng asawang babae, nagpapakatino. Love changes us. Pati mga bata, yung minamahal at hindi minamahal, ibang behavior niyan eh. Ibang klaseng motivation yung love. Eh ano pa kung love of God? Napakahalaga. Sabi niya, love one another. In 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Hindi kayo tanggap lang ng tanggap ng pag-ibig ng Diyos, tapos solo. Kung paano ko inibig, ganun ako iibig. Kung babalik na rin natin, kung hindi ako willing magmahal ng ganun, hukaw na rin tanggapin yung binibigay ng Diyos. Mahirap, di po ba? Gusto nating tanggapin ang ibinibigay ng Diyos. So dapat willing tayo to pass it on. Kaya may kantang pass it on. Ipasa yan. Ipamigay. Ang miracle ng pag-ibig habang ipinamimigay, lalong dumarami. Di po ba? Habang minamahal nyo ang isang tao, lalo naman niya kayong namamahal, lalong gumaganda ang samahan. Pero habang ipinagkakait nyo, lalong nauubos. The more you try to keep it for yourself, you lose it. But when you give love away, you multiply it. Because in Christianity, everything you give away, good things you give away, gets multiplied. Kita niya yung dalawang isda at limang pirasong tinapay? Nung ibinigay noong pastol na bata kay Jesus, minultiply ng Diyos na pakain lahat ng tao. When you give to the Lord, He multiplies. Whatever we give in the name of the Lord is multiplied. Kaya pati salvation, sharing, pagka sineshare nyo yan, binibigay nyo sa tao, dumadami, dumadami ang believers, dumadami ang kilos ng Panginoon sa puso ng bawat isa. But we've got to what? Give it away. Sabi ng 1 John 4:11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Love is one of the greatest distinctions of the church. Yung isa pang great distinction, holiness. Di po ba? Holiness and love. Yan po ang dalawang dapat pagkakilanlan sa tunay na kapatiran. Sa tunay na iglesia ng Diyos. And sadly, these are the two great elements missing in churches today. Holiness and love. Kasi kung wala ng holiness, di para na lang tayong Lions Club, Kiwanis Club, di po ba? Waling-waling preservation society. Nakikita-kita tayo, nag-uusap-usap tayo, meron din tayo isang manual, kasi ang mga club, may mga manual din yan, may mga pamantayan. But without holiness, the church is no longer distinct. Para ka nalang Alpha Phi Omega, kung ano-ano mga sorority, samahan, may goal. But holiness makes the church distinct. And number two, love. So hindi lang dapat love, holiness, kambal yun. Kasi love without holiness can be poisonous. Love must be tempered by holiness. And holiness is expressed through love. Ano kaya ang mangyayari? Bakit ang mga churches ngayon talaga kulang na kulang yung love? Sabi nga, in near the end times, most love in men's heart will grow cold. And it is happening. There is very little love going on around in the church. Kasi una siguro, alam yung mga urban churches, dumating at umalis ang mga tao.
papalit-palit. Pag nagtampo ng konti si ganun, lipat sa kabilang chest. Ganong sabi sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Napakalalim ng hinihingi na ito. Sabi, ito sa panapalagay yung misis ko dito, parang wala yata. Di ba? Saan panapalagay yung anak ko rito, yung nanay ko? Hindi naman sinabing huwag kayong magmahal ng iba eh. Pero sinabi, ang number one, Diyos. Hindi ako nagsasawang ulit-ulitin kasi alam niyo po, ito sa mga pinakamalaking hiwaga sa akin nung bago akong Christian. Sabi ko, napaka-egocentric naman ng Diyos. Sobrang naman siyang selfish. Gusto na niya, siya na lang ang number one sa lahat ng tao. Bakit kaya? But then, the Lord made me realize that He likes to be number one in our lives because He cares for us. And He knows that whoever is number one in our life can destroy us. Di ba, pag ang number one sa buhay nyo, si Juliet, o namatay si Juliet, magpapakamatay na si Romeo. Pag ang number one sa buhay nyo, halimbawa, si Goryo, magpapakamatay na si Tekla, pagka nawala na si Goryo. Pagka ang number one sa buhay nyo, itong asawa nyo, tapos bigla siyang nag-left turn, ano mangyayari sa inyo ngayon? Hinahanap nyo si Crispin at si Basilio. Number one ang sa buhay nyo, anak nyo, pag nag-asawa, sumasali kayo sa kanila kayo, panggulo kayo sa kanila kasi hindi kayo mawala-wala sa eksena dahil number one sa inyo yung anak nyo. Pag ang number one sa ating buhay, tao, we are bound to be sad. Dahil yung tao na yan, na number one sa buhay nyo, bibiguin kayo niyan. Sinasadya man o hindi. Kahit hindi niya sinasadya, mahal din niya kayo. Eh, tao yan, magkukulang yan eh. Magkakamali yan. Naku, kawawa kayo. Kung yung number one sa inyong puso, tao. Kasi iiwan din kayo. Sasadyain kayong iwan o namatay. Ayaw kayong iwan, eh namatay. Iiwan pa rin kayo. O ano ngayon nangyari sa inyo? Di po ba? Pag mahal na mahal nyo ang isang tao, you are in a very dangerous situation. Dahil ang kasunod niyan, masasaktan kayo. Anong sinasabi natin? Hindi naman natin sasabing huwag yung mahalin ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, ng Bible, unahin yung Diyos. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Bakit? Number one sa inyo, Diyos. May number two, asawa nyo o anak nyo o whatever. Nawala yon, namatay yon, nalulungkot kayo, pero hindi kayo nababaliw dahil andun pa yung Diyos, yun ang number one eh. Buo pa kayo. Hindi kayo sira. Kasi nandun siya, hindi siya nawawala. Hindi niya kayo pagtataksilan, hindi niya kayo iiwan kahit kailan. Kaya ang gusto ng Diyos, ang number one, yung pala dahil gusto niya tayong i-protect. Kasi pag hindi na siya ang number one, kawawa na tayo. So sabi ko, ay, hindi naman pala egocentric ang Diyos. Pati pala yung kanyang kagustuhan na siyang ibigin is a sacrificial love. Dahil pagka siya ang ating inibig, lagi siyang nag-aalaga sa atin, eh di siyempre, nakakaroon siya ng trabaho. Gusto niyang gawin yun. Happy is the person who loves God above anything or anyone. When things or people go away, intentionally or unintentionally, that person will have a strong center, a strong anchorage, and he will remain standing because he's standing on his love for God who never leaves him nor forsakes him. Ang lalim ng mga hinihingi sa atin ng Diyos. Kumisan hindi natin nauunawaan. Katulad ko noon, iniisip ko, ano ba naman to? Ba't ganun? Pero hindi naman common, hindi natin nauunawaan eh. Mali na siya. Kulang lang tayo ng pangunawa. So ang sabi, love God. People are to love God. How can we receive God's love? Paano? By loving the Son, men receive the love of the Father. Sabi sa John 14:23, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. So nakita po natin, paano nyo malalamang mahal yung Diyos? Hindi nyo naman siya siyempre aabutan ng kape. Hindi naman siya re-regulohan ng choknat na korting puso. Hindi nyo naman siya kakamutan ng likod. So paano nyo malalaman na mahal nyo pala ang Diyos? Paano nyo maipapakita ang pagmamahal nyo? Di po ba? Hindi naman siya naipag-iinit ng sopas. Hindi naman siya naaalagaan. So paano ko ipapahayag ang pag-ibig ko sa Diyos? Eto pala, sundin mo ang utos niya. Yun ang pahayag at patunay at patotoo na nakikipag-ibigan ka sa Kanya. O kaya din ngayon, lalo nang dumali na malaman natin kung meron nga ba tayong love affair with God o wala. If anyone loves me, he will obey my teaching. Yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi yung iuukit niya aking pangalan sa puno. Hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Niya, susundin niya ako. Now we are bringing down a very, very high-sounding
abstract concept to something that we can really understand. That to love God is to obey Him. Ganun kasimple. So, hindi siya emotional. Bihira rin naman sa atin yung emotionally attached with God. Although that's nice, I think, no? Pero hindi naman laging emotion yun eh. Love is obedience. Obedience is love. Sabi niya, if anyone loves me, he will obey my teaching. May bunga pa yon. So, mahal ko si Jesus. Susundin ko ang kanyang mga inuutos. Ang sabi dito, John 14:23, my Father will love him and we will come to him and make our home with him. Can you imagine? You like the Father to love you? You like the Father and the Son to live in you and make their home in you? Isa lang gagawin natin, love Christ. How? By obeying Him. Obedience is a very, very important aspect of our faith. Akala nung iba, pag alam nila yung nakasulat sa Bible, magaling na sila. Pero hindi yung alam, yung pagsunod sa alam na yon ang pinag-uusapan. We study the Bible not to increase our knowledge, but to change our lives. Inaalam natin ang mga dapat at hindi dapat para yung mga dapat ay gawin at ang hindi dapat ay huwag gawin. At pag sinusunod ko pala si Kristo, nakikipag-ibigan ako sa Kanya. At iniibig naman ako lalo ng Ama at tinatahanan ako ng Diyos. So, love, holiness, obedience. Important qualities ng mga anak ng Diyos. Ano pa ang ating mga natatanggap? By loving the Son, we receive love. But we can also lose that love. Nawawala rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po yung pag-ibig na nagdadala ng salvation, kasi hindi pwedeng tanggalin, kundi yung bonus nun, yung pag-ibig na nagbibigay ng mga fringe benefits at kung ano-ano. We can lose that. Sabi sa John 15:9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. So pag sinabi ni Jesus, remain in my love, ibig sabihin pala, you may not remain. It is possible not to remain in the love of Christ. This is not salvation we're talking about, alright? But the blessing, the protection, the peace, the good graces that we get out of a relation. Kasi kayo, kung mag-asawa, kahit ano pa mangyari mag-asawa kayo, ganun yun. Kahit saved ka na, kung saved ka na talaga kahit anong mangyari. Pero hindi naman lahat na mag-asawa, masarap ang samahan, di po ba? Mag-asawa, pero hindi masarap ang samahan. Meron din ganun, saved, pero hindi masarap ang samahan sa Diyos. Nawawala yung tamis. Nawawala yung magagandang mga bagay. At yun ang sinasabi, remain in my love. Huwag lang yung salvation mo ang hawakan mo, kundi lahat ng beautiful fringe benefits of it, dapat mo ring ma-enjoy. Which is of course premised in obedience. Sabi sa Jude 1:21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So keep yourself in God's love. Magtrabaho ka. Magpunyagi ka, magsikap ka para huwag kang mawala dun sa area ng pakikipag-ibigan mo sa Diyos. Pero hindi salvation ang pinag-uusapan. Hindi salvation ang pinaghihirapan. Hindi salvation ang pinagtatrabahuhan dahil si Kristo ang nagtrabaho para dun. Pag natanggap na natin yon, ang tinatrabaho natin is to keep the relationship nice and sweet and beautiful through obedience, through service, through godliness. So, keep yourselves in God's love. It is your work. It is not God's work. Alone. Meron tayong kinalaman doon. So one may not remain in Christ's love. Sabi sa John 15:10, if you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. Kung sinusunod mo ako, mananatili ka dito sa silong ng aking pag-ibig. So merong kung, if you obey my commands. Madalas po tayong mga Kristiyano, nalilimutan natin yung part na yun ng buhay, yung obedience. Akala natin sapat na to know. But to know and not to obey is worse than not to know anything at all. We become doubly guilty when we know and then disobey. So, if you obey my commands, you will remain in my love. Marami pong kuminsan eh, nagpapa-counsel, sabihin, parang hindi ko nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Parang ang layo. Kasi siguro nga, siguradong ikaw ang lumayo. Alam nga namang siya.
Yung sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. Pero tayo, pwede nating sabihin sa kanya, I can leave you, I can forsake you. Di po ba nangyayari? So kung nararamdaman nyo, parang malayo ang Diyos, manalamin kayo, at kayo ang may gawa niyan. Hindi pwedeng Diyos ang may gawa. Kasi ang pangako niya, I will never leave you. I will never forsake you. So kung wala kayo, therefore, hindi kayo nag-remain. Ibig sabihin lang, hindi tayo nag-obey. Simple ang malalalim na bagay na ito. Let's remain in Christ's love through obedience. God's love is for all men. But only men who open their hearts to receive God's love will enjoy it. God's love in men result in being loving to other people. God's love is to bear fruits. Love may be received. It can also be lost. Not salvation, okay? But life of peace, life of abundance, a life in full of God's graces, it can be lost. Kaya maraming Kristiyano, bagamat saved, bagamat secure ang salvation, walang peace, walang joy, walang prosperity, walang rest, eh kasi malayo. At kung malayo, hindi Diyos ang lumayo, tayo ang lumayo through disobedience. Let's bow our heads before the Lord and let Him minister to us in a very personal way. Have we fully realized that God loves us? O kung saan-saan natin hinahanap ang pag-ibig. Ano po ang inyong assessment sa ating sarili pag sinukat natin? Malayo ba kayo o malapit sa Diyos? Gusto niyang lumapit. Sa Revelation 3:20, sinasabi niya, I stand at the door, I knock. Whoever opens the door, I will come in and eat with him. So pag wala siya at hindi niyo kasama sa loob, ibig sabihin, hindi niyo pinagbubuksan kasi ang sabi niya, I knock. Kaya meron po tayong responsibilidad. Pag matagal ng Kristiyano, kuminsan nagiging ritual na lamang ang pananampalataya, hindi na matamis, hindi na kapanapanabik. Yung gustong magbukas ng puso nyo kay Kristo, gusto nyo mag-umpisa ng isang loving relationship with Christ. Hindi nyo alam kung nabuksan nyo na ba noon o hindi pa, pero ngayon makakatiyak kayo. If you like to open your hearts to Christ, and you like to say, Oh Lord Jesus, I like to start a friendship, a relationship with you, tinatanggap ko kayong Panginoon ng buhay ko, tagapagligtas ko, para maumpisahan ang napakaganda nating eternal friendship. Pero alam natin, ang Panginoon ay banal, bago natin tanggapin siya, papasukin sa ating puso, kailangang ihingi natin ang tawad ng ating mga kasalanan.